At ngayon naman, Sandro, pag-uusapan natin ang tungkol sa Philippine Navy. Mm-hmm. Dahil may bagong concept at bagong roadmap silang pinoproseso at talagang pinaprepare nila ito. Kasi dito, mas mapapaigting at mas mapapaganda ang Philippine Navy. At para pag-usapan po yan, makakasama po natin this morning ang ating very special guest, si Captain June Jaime, Director po ng Center for Naval Leadership Excellence. Good morning po, Captain. Good morning, sir. Good morning. Sir, siguro dahil nga nais natin pagandahin ang ating Philippine Navy, maganda pong pag-usapan po natin ito muna yung Philippine Navy Sail Plan. Ano po ba itong sail plan na napapag-usapan po? Itong sail plan na ito, Sail Plan 2020, ang adhikain nito is para ma-improve yung organisasyon, para ma-perform niya yung mission niya na maprotektahan yung teritoryo natin, makasupport tayo sa lahat ng mga adhikain ng ating pamahalaan, at makatulong, especially sa mga disasters and others. So, itong SAIL plan, dito nakasaad kung ano yung dapat gawin para ma-improve yung organisasyon. Sinimulan namin ito noong 2007. 15 years itong plano na ito at matatapos ito ng 2020. Siguro, Captain, bigyan niyo kami ng example pa na rin sa benefit ng mga viewers natin. Kung ano po yung mga kailangan i-improve at yung mga nilagay niyo po dun sa plano. Okay. Bago natin maibigay sa kailangan ma-improve, ma-show lang natin na ito yung katulad nung napag-usapan natin kanina. Itong sail plan parang kung sa iano natin sa basketball, yung plays, yung game plays nila, ito yung taktika na dapat i-execute natin. Pero kung itong sail plan, ito yung paano natin ma-improve, kasi kung kahit magaling sila sa pag-execute ng plays nila, kung wala silang enough na suporta, ma-improve yung training nila, ma-improve yung equipment, hindi rin nila magagampanan yung actual na play at ang objective nila ay manalo sa laro. Ito nga, ini-improve namin yung mga doktrina namin, yung training ng mga tao, yung mga proseso sa loob ng organisasyon. Kumbaga yung fundamentals, kumbaga yung mga basics po kailangan. Yung mga kailangan ng isang organisasyon para maging successful. Yes. Yan ang nakapaloob dun sa sail plan. Yes. And sir, ito po, may nabanggit po kayo kanina na parang kumbaga may mga iba-ibang teams or units po na nakapaloob dito. Lahat ng unit namin, meron kaming 22 units. Nakapaloob dyan yung mga 23,000 na tao. Lahat sila, kada isa sa kanila ay meron ding sarili-sariling mga scorecard. Ano dapat nilang gagawin hanggang 2020. Dito rin nakapaloob kung paano susuportahan ng kada isang mga unit natin, simula sa Philippine Fleet, yung mga nag-ano ng mga barko natin at eroplano, so sa mga Marines, at yung mga nagsusuporta sa kanila like mga training commands and mga other support units ng Navy. Doon nakalagay din yung dapat nilang gagawin. So nakadetalye na doon sa scorecard nila hanggang sa individual na tao nila doon sa unit kung anong gagawin nila at paano at kailan. Hanggang 2020 yun. Then, ito po ay may tatlong major parts. Isa na dito yung Philippine Navy Charter. Ano po ito? Ang SAIL Plan 2020, katulad ng ibang mga roadmaps, meron siyang tatlong part. Ang Charter Statement, dito nakasaad kung ano yung mission ng Navy, ano yung vision niya na maging strong and credible ang Navy by 2020. And yung core values. Yung core values naman, sinasabi kung paano namin i-execute yun habang ginagawa namin yung mga plano. Paano dapat namin gagawin yun. Nakalagay yung mga dapat core values like yung values like discipline po, ganyan? Discipline, professionalism, and others. Diyan na nakasakad kung paano namin gagawin. Pero ito naman, sir, yung governance strategy na sinasabi. Ito po, ano naman po ang laman, nakapaloob dito, kumbaga? Iisa lang naman yan. Yan din yung strategy. Pero ang governance strategy natin is primarily, paano natin maging responsible yung organisasyon sa pag-ang resources na binibigay ng ating pamahalaan o sa galing sa mga taxes ng bayan. So, execute namin nun, mai-ensure natin na hindi mapupunta kung saan man na hindi dapat na pinagplanuhan na
kundi sa nararapat na dapat pupuntahan niya. Kasi napakaliit lamang ng ating resources to include ng ano ng ating mga funds. And ang gusto natin ay mabigyan natin ng mas malakas na nakakayanan ang Navy. At itong governance strategy na to, isa to sa pamamaraan natin kung paano natin matapat, matuwid at above board yung paggamit natin ng ating resources sa pag-improve nung kapabilidad ng ating hukbong dagat. Mm-hmm. Pero Captain, ito po nga panghuli nga isa sa tatlong major parts, ito nga pong governance scorecard. Ano man po ito? Ang governance scorecard, nakalagay dyan yung 12 objectives o goals ng Navy na kung saan may mga area o mga perspective tayong sinasabi. Simula mga personnel, kung paano i-improve yan, yung mga ating organization, yung ating resources, yung ating accomplishments and also capability, nakalagay dyan yung 12 objectives. At ito ay dito, kada isang objective, meron tayong mga action plans. At yung mga action plans na ito, nakadistribute doon sa sinasabi nating 22 units na dapat nilang gagawin. Simula nung 2007 hanggang 2020. Actually, napakahalaga, Sandro, nitong ganitong klase ng Philippine Navy Sail Plan. Kasi yung iba kasi kapag nandun ka na mismo, nagtatrabaho ka na, nakakalimutan mo na yung mga kailangan mong gawin. So dito maganda, nasabi ni Sir kanina, nakalagay doon lahat ng mga main objectives and goals na kailangan makamit ng Philippine Navy. At speaking of plans and goals, nakalagay nga rin po, tinatanong din po natin kanina, nabanggit nyo, vision by 2020. So ano po, talaga po bang makakamit natin itong vision ito by 2020? Habang sa ngayon, mamahigit kalahati na tayo sa pag-execute nitong sail plan at on track naman tayo. Mm-hmm. Na ang vision natin is we shall be a strong and credible Navy that our nation can be proud of. Mm-hmm. Kasi ang bayan natin, actually 70% ng teritoryo natin ay dagat. Yes. Karamihan ng mga tao natin dyan ang ikinabubuhay. Mm-hmm. At almost lahat ng siyudad natin, halos nasa dagat, lahat yan. Kaya ang potential ng ating karagatan at yung ikabubuhay ng Pilipinas ay nakasalalay dito sa mga malalaking expanse ng teritoryo natin na dagat. So, yung vision ng Navy na maging proud yung maritime nation natin, sa tingin ko ay ma-achieve natin ito by 2020. Yes. Maging strong and credible. Ito, Sir, kanina may nabanggit po kayo tungkol sa action plan nga po. Ano po ba yung mga laman nga po itong action plan ito? At ano po siguro yung mga naidagdag nga po sa action plans? Isa sa mga tangible na action plan natin is i-improve yung capability natin sa pamamagitan ng pag-acquire ng mga modernong kagamitan. Katulad po ni Ramon Alcaraz at ni Gregory Del Pilar. Meron din tayong padating ng mga helicopters. Mm-hmm. Bukod dito, yung hanggang sa individual na mga kagamitan ng ating mga Marines, from protection, helmets, mm-hmm. saka yung mga ibang mga tangke. Pero bukod dito, ang iba pang action plan is kung paano improve yung training nila, yung pagsasanay nila, paglilinang ng kanilang kakayanan para magampanan yung mission. Mm-hmm. Ang iba pang mga ano dito is i-improve yung pasilidad. Ating mga bases para ma-perform natin ang maayos yung ating mission. Mm-hmm. To include yung kondisyon ng ating mga kasundaluhan at ang ating mga mandaragat at mandirigma. Ma-improve yung kanilang personal at to include yung pamilya nila. Kasama ito sa mga plano na action plan natin. Yung moral, ma-increase yung moral nila at yung mga competency nila. In-improve din natin yung lahat, pati yung organisasyon. Kaya nagre-reorganize din tayo para ma-position yung Navy na ma-achieve yung vision natin na yun na strong and credible by 2020. Pero Captain, ang dami natin na banggit na mga improvement na gagawin at mga proyekto ng Philippine Navy. Pero sa kasalukuyan po sa ngayon, ano po yung pinaka-tinututukan natin or pinaka-prioridad natin sa ngayon? Actually, prioridad lahat yun. Kaya sabay-sabay natin itong ginagawa.
Katunayan nga, yung certification natin para ma-improve yung proseso, isa sa mga action plan natin ito, yung mga personnel systems natin, financial logistics systems, ISO certified na ito para sa action plan natin ma-improve yung sistema. Ganun to rin yung tuloy-tuloy na pagdating ng kapabilidad sa material natin. Hanggang 2020, meron tayong plano at sabay-sabay natin itong ginagawa. Hindi natin pwedeng unahin ng isa-isa. So, isang bagsakan so, ko natin ito gagawin. So, yan, sabay-sabay talaga lahat yan. So, at, magkakasama, connected po connected sila lahat. Connected kasi sila lahat eh. Dahil isang sistema lang ito na may mga subsystems. Yung tao, yung material, yung organisasyon, yung mga proseso sa loob. Iisa lang yan. Kaya dapat ang atake natin sa mga problema at mga issues na concerns natin dyan, eh, sabay-sabay. All together, correct. Sir, ito alam naman po natin na siguro talagang ang goal nyo nga po ay by 2020 at mukha naman sa progress nung na-achieve nga po ng Philippine Navy ngayon ay mas, parang before 2020 ay ma-achieve na nga po natin ito. Sa katunayan na yung mga ibang plano natin ay ahead of schedule yes. natin. Pero hindi ibig sabihin na hanggang 2020 ay titigil na tayo. Uh-huh. Tuloy-tuloy ito, pero continuous improvement. Planong ginawa natin eh mas may improve natin kung paano natin ma-achieve pa yung mas maganda at mas matatag na hukbong dagat. Ayan, so Captain Jaime, siguro any final message na lang to our viewers? We would like to ensure na yung mga bossing natin na ang hukbong dagat ng Pilipinas ay kaisa nyo. Not only sa pag-protect ng ating interest, kundi to include yung pagtulong sa mga disasters and sa ating mga pag-improve ng ating ekonomiya at ina-assure natin na ang mga planong ginagawa natin ay upang ma-improve at maging matatag ang ating hukbong dagat. Hindi lang hukbong dagat, kundi buong Armed Forces of the Philippines. Alright, so good luck po at sana nga talagang tuloy-tuloy na nga ang pagpapaganda at pagpapahigting ng Philippine Navy. At maraming salamat. That was salamat. Captain June Jaime, Director, Center for Naval Leadership Excellence.